Tapos, kumain ako ng ice cream sa dali outside. Pagkatapos kong kumalma, yan po ang pampakalma ko kasi ice cream. Tapos kung kumalma, after an hour, bumalik ako. The same procedure, the same procedure. Prayers, meditation, calming down, and then asking permission, and then bringing the same flowers and fruits. Pag, ang bilis na yun. Pag bukas, alam ko na yung frequency, alam ko na, naka-adapt ako kaagad. Meron ang sumalubong sa akin. Yung sumalubong sa akin is a very beautiful being na elemental na para siyang mushroom. Alam niyo ba yung mushroom? Parang kabute. Pero magandang, tama ba yun? Kabute, yung mushroom? Tama ba yung kabute? Ayun. Thank you for the heart. Yun. Pero maganda siya. Para siyang batang lalaki, pero mushroom. Yes, thank you sa kabute. Ngayon, sabi ko, hello, pwede akong pumasok. Sabi niya sa akin, pag nag-uusap po kami with the elementals, even with aliens, hindi yan verbal. Ewan ko yung iba na po, yung sa experience ko kasi, usually yan, mental telepathy. Okay? Ang sabi niya sa akin, you are welcome. Welcome po kayo dito. Ako po ang magbabantay at ituturo ko po sa inyo kung saan kayo dadaan, kung anong gusto ninyong makita. Di, sabi ko, salamat, salamat. Tapos umikot siya uli, umarap siya sa akin kasi nasa unahan ko siya. Ako nga po pala si Kring. Ang pangalan po niya ay Kring. Anyway, pagdating ko po dun sa bandang siguro mga few meters from the door, just ko na, nakaka-overwhelm. Ang ganda-ganda-ganda po ng lugar. Para rin, para akong nasa loob ng dome, pero parang may protection, parang ang hirap explain talaga, ang hirap i-verbalize eh. Maraming crystals sa loob nga pala. Maraming crystals sa loob. May different beings, may mga inkanto po doon na magaganda, na maraming malungkot, maraming nakiusap sa akin. Hindi po ako nagtagal masyado po ah. Basta nakita ko, meron din ibang beings na hindi elemental na nandoon, who's actually taking care of them and helping them survive. Ang kinalulungkot po nung parang pinuno na nakausap ko, ang sabi nila, sana daw ipaalam ko naman sa sangkatauhan o sa atin mga tao, humans, regular humans, na huwag ubusin ang mga puno. Huwag patayin ang mga puno. Huwag dumihan ng mga tubig. Huwag itapon ang mga basura sa tubig. Igalang ang mga bundok because we coexist with them. Pag may nangyari sa kanila, wala na silang matirhan ng dahil sa atin. Magbabayad pa rin po tayo. Ganon yun. Katulad po ng pagkalbo ng mga bundok, baha ang sanhi. Nagkakaroon po ng baha, pagtapo ng basura sa mga lugar. Yung pagkaingin po yata ang tawag doon, yung pagsunog. Alam niyo po, apektado tayo dyan. Pati mga bundok nagagalit. Di niyo ba napansin, sunod-sunod, more than 20 volcanoes are erupting all at the same time. Hindi pa lang, oh, malungkot talaga. Malungkot talaga. Ay, tama yun. Tama pala yung sinabi ko, kaingin. Yun ang bili nila sa akin. May mga bagay silang sinabi sa akin at meron pong ibang beings to na hindi, na ayaw nilang sabihin ko sa, o ipaalam sa inyo.
yung mga tumutulong na nandun, ayaw nilang malaman kasi parang, ewan ko po, hindi ko po sure yung reasoning nila, pero baka iniisip nila na baka lalo silang mabulabog o hindi pa tayo handa o hindi pa handa ang lahat ng mga tao para malaman kung sino yung mga nandoon na talagang tumutulong. And this the ones who are helping them now are the same ones that were helping us also even before, even way back during the time of the Nephilims. Okay, yung unang panahon ng mga tao po kasi may mga giants hanggang sa paliit na tayo yung naging normal. Pero nababoy natin ng husto ang kalikasan, ang dami na pong... Anyway, balikan ko yung biringan. Nagpaalam na po ako, sabi niya sa akin, sige, makakabalik ka dito. Pero sa ngayon, huwag ka na munang magtagal, marami nga ayusin dahil may nagbabantang hindi maganda itong Kapaskuhan. Ang sabi nila, maghanda lang tayo dahil maraming kabusitan na maaring mangyari sa atin ngayong month of December. Hindi ko po alam kung ano yun. At saka, nga pala, ito po, sandali lang ako doon, pero feeling ko talaga namang, wow. Yung mga tao po doon, parang hindi nakasayad yung paa sa lupa. Tapos, meron pong mga lumilipad. Kasi ang laki-laki nun eh. Hindi po siya parang Atlantis na style ah. Wala pong yung sobrang lalaki na crystals, pero maraming crystals. Hindi rin po siya off-ear. Okay? Hindi po siya off-ear. Thank you for the heart. Yun. Tapos, hinatid ako palabas. Paglabas ko, pag-uwi ko, alam niyo yung amoy na naamoy ko doon, nag-stick sa damit ko. Naamoy ko pa rin. Ang sarap sa pakiramdam. Thank you. So, ayan. Yung mga may gustong itanong, magtanong po kayo. Nagpaalam po ako ng maayos. May mga nakilala po ako doon. Ay, mabait sila. I know. Di ba yung... Ano ba yung Wakanda? Sorry. Di ba movie yon yung Wakanda? Ha? Ah, okay. Modern looking ba? You mean parang Makati? O yung may mga flying ano object? May mga flying object, but technically, the buildings, I wouldn't call them buildings. Yung structure nila, malambot sa mata. Hindi matulis. Hindi ko alam paano explain. Yan ang pinakamahirap na parte, mag-explain ng mga bagay na wala kang maaring i-compare with. Alam niyo yun. Walang, what, at saka may mga lumilipad na hindi lang yung, ibig sabihin, parang sasakyan. Naku, I cannot talk too much about these things. Anyway. Hindi ko nga po alam kung ano. Ang sabi lang sa atin, ang sabi lang nila, sabihin ko daw sa lahat na mag-iingat lang ngayong December kasi hindi maganda ang panahon ng December. Merong parang may nagbabadya na hindi maganda para sa atin. So, mas mabuti nang laging handa at magdasal. Ay, ang bilis. Sandali lang, ha? Dadahan-dahan. Rizal, can ordinary people visit their... ask permission lang at pumayag sila. I guess, but remember, okay, you can try. Pero remember, kung hindi kayang mag-adjust ng body mo sa frequency ng lugar nila, it's very dangerous. Very dangerous. Yun yung mga hindi usually nakakabalik or yung nag-try, hindi makapasok. So even if they give permission, parang may screening yan eh. They're very kind. They're very nice. Ini-screen nila, tinitingnan nila yung kakayahan ng tao kung kayang pumasok at mag-adjust sa frequency nila. Kasi the universe, the whole universe, magkakaiba yung frequency. Magkakaibang level
magkakaibang frequency. Ang reason kung bakit yung sinasabing may third eye, actually yan yung taong, yung katulad ko, na ang frequency ng pagkatao ko po ay kayang mag-adapt o dati nang medyo iba. Na kaya nakikita ko yung hindi nakikita ng iba. Yun lang po yan. Yung earth may frequency po yan. Iba't ibang klaseng energy, iba't ibang levels, iba't ibang frequency. Ganun po yun. Jean, sa biringan. Yun, okay? So, pag pumayag sila, ibig sabihin na screen ka. Ibig sabihin, kaya mo. So, you can try. Nothing wrong with trying. Just make sure you pray and you're prepared.